Bago po natin umpisahan ang video na to, ay nais ko lamang pong ipaalam sa aking mga mahal na subscribers na meron na po tayong second channel. Kung sinuportahan niyo po ako dito sa aking main channel, ay sana'y suportahan niyo rin po ako. Ang name po nito ay Ano Ang Latest, or I will link down below para madirect po kayo agad dun sa pangalawa ko pong channel. Maraming maraming salamat po in advance. Sa ating nakaraang video ay naitampok natin ukol sa pamahiing nakaugnay ang mga paraan upang ito ay makapagbibigay sa iyo ng swerte, maraming salapi at kayamanan. Nakakatawa mang isipin na tila hanggang ngayon ay nakakabit pa rin ito sa atin ang mga ganitong paniniwala. Kaya't kung hindi nyo pa po ito napanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa ating channel or I will link down below on the description box. At sa videong ito ay tunghayaan naman po natin ukol sa mga senyales o mga red spot area sa ating mga mukha na makapagbibigay sa atin ng swerte at magandang kapalaran ayon sa China's Face Reading Analyst. Kaya kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ko. Alam niyo ba na ang mga incheck ay palaging naniniwala na ang ating mga ulo at mukha ay isang malaking factor o sinasabing the true essence ng pagkatao ng isang individual. At ito rin isang pangkalahatang direksyon ng kapalaran ng isang tao at nagpapahayag ng mga istruktura sa ating mga buto ng ating mga ulo at mukha. Ang tagumpay at ang magandang kapalaran ng isang tao ay nasusuri ayon sa physical at structural balance nito. At ito ay dapat na maliwanag na makikita ang katayuan at kalidad ng Yang Qi Energy. Dahil ito ay nagpapahiwatig para sa mga taong may tagay nito ng isang tagumpay at kasaganaan. Sa ulo ay dapat nating hanapin ang mga structure ng ating mga buto na nagpapahayag ng tagumpay at sa ating mga mukha naman ay dapat hanapin ang mga indikasyon ng kayamanan. Sinasabi na kapag ikaw ay nagtataglay ng ganitong palatandaan ay masasabing napakapalad mo dahil makamit mo na ang biyaya ng langit o magandang kapalaran. At para naman sa mga kalalakihan, ang mga bilugang ulo at minarkahan pa ito ng mga itim na nanal o mga black spots ay ayon sa interpretasyon ng Chinese Face Reading Analyst, ito ay nagpapahiwatig ng mahabang buhay at ang taong ito ay makakamit ang yaman at tagumpay, katanyagan at siya rin ay makikilala sa lipunan at makakamit ang respeto ng karamihan. Lalo na ang pagkabilog na hugis ay ito ay perpektong perpekto, ay lalo na ito ay mas mahusay dahil ang taong may ganitong taglay ay mas lalong kaypalad at napakaswerte sa buhay. At ayon rin sa mga Chinese, ang isa pang katangiang taglay ng may ganitong uri ay sila ay kagalang-galang. Kaya nararapat lamang na makamit nila ang respeto dahil sila rin ay marespeto sa kanilang kapwa. Kaya naman ang mga taong ito ay may magandang reputasyon sa lipunan. At ang parisukat o square shape na ulo naman ang masasabing pinakamahusay para sa mga kalalakihan, lalo na kung sinmahan pa ng kanilang noo na ito ay malawak at mataas. Ito ay nagpapahiwatig na ang lalaking ito ay napakaswerte sa buhay, makakamit niya ang magandang kapalaran at yaman. Malaki rin ang tsansa nilang maging pinuno ng estado at sa mga modernong panahon naman ay pwede rin sila yung taong matatawag ng mga tycoon o matataas na posisyon gaya ng CEO. At mas lalo na kung papasukin nila ang larangan ng negosyo o maging isang political leaders ay mas masasabing ito ang pinakatagumpay nila o swerte na sila ay makikilala sa lipunan. Katanyagan, magandang reputasyon at hindi na ito ay kaila dahil ang mga lalaking ito ay napakatalino at mahusay sa pananalita at kayang-kaya nilang lusutan ang mga problemang kinakaharap. At para naman sa mga kababaihan, ang isang perpektong bilugan na hugis na ulo ay isang swerteng tanda dahil ito ay nagpapahiwatig na ang mga babaeng ito ay papapalain ng mga mapapait at mapagmahal na mga anak at aalagaan sila nito hanggang sa kanilang pagtanda. Hindi sila mag-iisa sa buhay at magiging makulay ang kanilang buhay dahil sa mga taong namamahal na nakapalibot sa kanya at hindi siya iiwan. Ang mga kababaihan na may ganitong bilog na hugis ang kanilang ulo
at samahan pa na ang kanilang mukha ay medyo malaman, sila rin ay may dalang swerte o good luck sa kanilang mapapangasawa. Sila ang magsisilbing lucky charm sa kanilang magiging kapareha tungo sa tagumpay at kayamanan. Kaya't sa oras na siya ay makasal, ay mas lalong makakamit nila ang asensong inaasam nila sa buhay at samahan pa ang swerteng hatid ng kanilang mga anak. So nasa inyo na po kung inyong papansinin o iisnabihin ang video na to. May basihan man o wala, ang interpretasyong nakaugnay ukol sa Chinese face reading analyst ay kayo na po ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o paniniwalaan. Ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang sa ating kapwa. Huwag po dapat tayong sumobra at tandaan pa rin natin na kung gusto pa rin natin ng swerte o magkakaroon ng maraming pera o yaman, ay kinakailangan pa rin natin ng sipag at tsaka, maging positibo sa buhay dahil ito pa rin ang pinakamas mainam sa lahat. At dapat ay marunong tayong magpaalaga sa mga bagay na kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may control at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Po tayo magtapos ay kunting paalala lamang po aking mga kapapayan. Sama-sama po natin lapanan ang krisis na ngayong ating kinakaharap. Sa paglala at paglobo po ng mga kaso ng mga taong may COVID-19, ay dapat po na tayo ay magkaisa, magtulungan at isang tabi na muna natin ang awayan dahil hindi lamang po ito makakatulong sa ating sambayanan. Pagkos ay sumunod na lamang po dapat tayo sa ating pamahalaan dahil wala naman po silang ipanghinangad kundi ang mapaputi ang ating bayan. Hapaan po natin ang ating mga pasensya dahil sa simpleng pagsunod at disiplina ay makaambag po tayo kahit papaano sa krisis na ating kinakaharap. Mabuhay po kayong mga frontliners. Saludo po kami sa inyo. At nais ko pong i-welcome or i-shoutout ang ating mga bagong subscribers. So shoutout kay Sanil Galiego 8, Janet Lugs, kay Maynard Evangelista, My Pretty Jess Tupas, Bernadette Custudio, kay Jeline Benitez, Precious Stone, Horoscope at Kapalaran Channel, Shadro Lee, Discarte Pilipinas Channel, kay Apple Jones, Omar Tagle, Kin Chin Chen, Mary Ann Bautista, Jennifer Arshaga, Lorna Rin, Crystal Jade, Kajon YouTube Channel, Dominic Lopez, kay Bebo Channel, kay Griselda Kipil, kay Sela Botona, kay Richel Torca, Crystal Faith Lomotos Patagok, Stoneheart TV Channel, Jamie Rizaba, Christy Tampos at kay Af Glorioso. So welcome po sa ating bagong miyembro dito sa ating channel at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at panonood sa aking channel dahil nasa 123,000 subscribers and counting na po tayo. And please don't forget to subscribe on my channel and hit that notification bell kung gusto niyong laging updated. At huwag niyo pong kalimutan na i-follow niyo rin po ako sa aking FB page, it's JK Alser Vlogs, nasa description box po sa baba ang link nito para may direct agad kayo sa aking FB page. At kung kayo naman po ay may mga personal na mga katanungan na nais ko pong masagot, ay i-PM niyo na lamang po ako. Bye everyone! See you on my next video. Bye! Guys, for watching, sana may natutunan na naman kayo at kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!